po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood sa ating Bible study ngayon pong gabing ito ng Tuesday. Amen. May 3. Purihin po ang Panginoon. May 3. At ikatlong araw po, ikatlong gabi po ng buwan ng Mayo. Kumusta po ang lahat ng mga nanonood po sa atin dyan, sa atin pong broadcast na napapanood po ngayong gabi sa dalawa pong platform ng internet. Kayo po ay kasalukuyan palang nanonood at nakikinig po sa programa at palatuntunan ng Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Ako nga po pala ang inyong kapatid. My name is Brother Dexter Durante po. Ano po, ako po ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras at kalahati na pag-aaral po muli ng salita ng Diyos ngayon pong gabing ito ng Tuesday. Amen. So sa mga nanonood po sa atin dyan, sa atin pong YouTube, ha, good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta po kayo? Kumusta ang ating mga ka-generations of believers that are waiting, amen, for the soon return of our Lord Jesus Christ. Sa YouTube po, napapanood tayo sa ating channel, Dexter Durante YouTube channel. At sa mga kapatid po na nandyan na sa YouTube, kung kayo po ay napapagpala ng mga ganito pong content na napapanood nyo po sa YouTube, dito sa Dexter Durante channel, nandiyan po yun. Ano po? Yan po yung pangalan. Ano po? Paki-like and subscribe naman po. Isang beses lamang po ninyo ito gagawin kung hindi pa po kayo nakakapag-like and subscribe sa ating pong YouTube channel. Amen? So, good evening po sa inyo dyan, sa mga nasa YouTube. At kung kayo naman po ay nanonood sa atin pong Facebook, syempre, kayo po ay tiyak na nanonood ngayong gabi sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship Muntinlupa page. Ano po? So, wini-welcome ko po ang mga kapatid natin na nanonood sa ating broadcast ngayong gabi via Facebook. Amen. Gaya po ng aking maliit na request at panawagan. Ano po? Kung hindi pa po kayo nagla-like, nagsasubscribe din po at nagfa-follow sa ating page, sabi nga po, like us on Facebook. Amen. Napakalaki pong tulong kasi nito sa ministry at sa pag-advance po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi pagka dumadami na po ang ating community dito po sa end time ministry na ito ng Strong Foundation, tayo po ay nagkakaroon ng napakalaking chance na sa tinatawag na algorithm, ito yung masyadong technical na salita na aking narinig at natutunan, na i-add po tayo ni Facebook sa suggestion at maging sa YouTube para po mas maraming tao ang makapanood ng ating pong broadcast. At sa pamamagitan po nito, syempre, marami po ang pwede nating mabahagian ng salita ng Diyos. At yan po ang rason kung bakit po tayo ay nagbo-broadcast, ano po, at nangangaral ng salita ng Diyos. Gusto po nating ma-share sa kanila ang mabuti pong balita. At tayo po ay syempre tulong-tulong na ating pong ginagawa po ang bagay na ito. Hindi lamang po tayo napapanood sa ating pong Facebook, pero from Mondays to Friday po, alas 8 hanggang alas 9:30 po tayo sa internet. Pero pagdating po natin ng Saturday and Sunday, meron po tayong radio program. Kaya ito po ang ilan sa mga ginagawa ng Strong Foundation sa media para po lalong mapalagana po natin ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya nandiyan po yung ating schedule sa radio. Tayo po napapanood sa napapakinggan sa DWAD 1098 AM band, Saturday 7 PM po. At tuwing Linggo naman, alas 7 po ng umaga. At kung gusto nyo pong i-download ang atin pong mga teaching ministries or teaching material, rather, ano po yung mga materials po na naka-store po sa ating podcast dyan sa Spotify. Amen. Sayang nga po sa inyo, mag-download po kayo kung wala kayo niyan. Downloadable po yung application. Ito po yun. Ito yung, yan. Ano po, yan po yung Spotify. Amen. So, tingnan nyo po kung kayo gumagamit ng Android. Amen. Sa Google Store. Amen. Libre po yan, ha. Wala po kayong babayaran pag dinownload nyo yung app. It's a musical app and a podcast app. Application. Amen. So, i-download nyo po yan. Amen. Itong ating Spotify na ito, itong logo na ito. Pag na-download na po sa inyong mga smartphone, sa mga Apple users, sa Apple Store po, i-download nyo yan. Hanapin nyo naman po yung Kingdom Mindset. Amen. Kingdom Mindset with Brother Dexter Durante. Amen. So, yan po ang ating mga ministry, ha, na available po sa media at yan po ay nagipong posible
dahil po sa mga partners po natin na tumutulong sa atin para po ating maipagpatuloy ang misyon ng pangangaral po ng salita ng Diyos. Alright, so May 3, amen, Mayo at 3, ano po? At ngayong May ay marami pong celebration dito sa ating bansa. Alam niyo naman sa ating bansa pag Mayo, no? Napakaraming piyesta. Amen. Napakarami pong mga event. Amen. Lalo na medyo lumuwag, ano, pero mukhang may mga banta ang gobyerno. But anyway, let's not go there. Ano po, wag na po nating tunguhin yung bahaging yan, mga kapatid. But anyway, ngayon po ay holiday din. Kaninang maghapon ay wala po tayong trabaho. Holiday dito sa ating bansa. At kumusta po ang inyong maghapon? Kumusta po ang inyong maghapon, mga kapatid? Nawa po ito po ay pinagpala. Amen. At nasa maayos po kayong kalagayan at nagamit po ninyo ang sa mga nagtatrabaho. Sana nakapagpahinga kayo, nakapag-relax kayo, nakapag-recharge kayo muli ng inyong pong katawang lupa para po harapin muli ang bagong araw. Amen. But tonight, bago po magtapos ang maghapon, mag-aral po muli tayo ng salita ng Diyos at ang ating pag-uusapan po dito sa ating Bible study. Maya-maya lamang tayo po ay nasa subject pa rin. Ano po? Dito pong subject na ito ating pa rin pinag-uusapan. Itong The Millennial Kingdom. Ano po itong Millennial Kingdom ng ating Panginoon na napakalapit na po ng katuparan nito. Kaya maya-maya lamang po yan. Pero ngayon pong gabi, kung kayo po ay napapagpala, ano po, it's time to share. Ano po? Ang sabi nga po ng ating hashtag, we are blessed to be a blessing. So kung kayo po ay napapagpala ng ministry at sa tingin nyo ay marami rin na makikinabang pag i-share nyo po ito, please, ano po, pakishare sa mga nasa Facebook, pakishare po at salamat doon sa mga nag-go the extra mile, ano, na kanila pong idinedirectag pa yung kanila po mga kaibigan at mga nasa friends list. Amen. May the Lord bless you. Pagpalain po kayo ng Lord sa inyo pong extra effort na inyong ginagawa for the kingdom of God. Amen. So salamat po. Sa mga nasa YouTube, paki-promote nyo na lang po dahil ang YouTube po ay ginagamit natin yan kasi may mga kapatid po tayo. May mga kababayan tayo. Wala po silang Facebook account pero para sila rin po ay makapanood ang YouTube po kasi kahit wala tayong account dyan, basta meron po tayong YouTube app, makakapanood eh. Kaya dyan po sa mga nasa YouTube ha, salamat po sa inyong pagpupromote din sa inyong mga pamilya, kaibigan at pag-invite na sila po'y makasama natin gabi-gabi sa atin pong Bible study. Alright? So ngayon pong gabi tayo po muna ay manalangin. Let us open our program tonight sa pamamagitan po ng prayer. Let's pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po muli sa gabing ito ng Martes at kami po ay muling pinagsama-sama mo virtually sa Bible studying ito online. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos muli at ang iyong pagsama sa aming pag-aaral maya-maya lamang ng iyong salita. Salamat po sa anointing. Salamat, Holy Spirit, sa iyong paggamit sa akin at pagbubukas mo rin po sa bawat puso at isipan ng mga kapatid. Ikaw na po ang bahala sa amin pong gagamiting oras at sandali ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Alright, purihin po ang Panginoon. So kayo po ay nanonood pa rin syempre sa Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. And by the way, kung kayo po ay merong tinatawag na prayer request, pwede nyo pong kaming i-message sa ating comment box. Amen. And we are honored. Amen. And we are glad to pray for you. Amen. Isang kagalakan, karangalan po na maipanalangin kayo at salamat sa inyong pagtitiwala at pananalig na kami po ay kaisa ninyo sa inyong mga prayer requests. Amen. Pero gaya po ng aking laging paalala, kung ito po ay masyadong sensitibo at pribado, huwag nyo po ilalagay dyan ha, sa comment box. Amen. Dahil para hindi po ito maging tampulan ng chismis o usapin. Pwede nyo po kaming i-text sa 0922-820-9866. Amen. Para po sa inyong mga private, amen, prayer requests. At you can rest assured na hindi po ito lalabas. Amen. At kami po, ng ako at ang aking asawa, ang pamilya, ang ministry pong ito, ang mag-iingat po ng inyong pong mga prayer request. Amen. So yan po ha, purihin po ang Panginoon. So bago po tayo tumungo doon, meron lamang po akong babasahin, ano po, na isang testimony, ano po, ng isang kapatid. Di ko na lang po papangalanan, ano po. So meron po siyang testimony, ito rin po ay nakakataba ng puso, nakaka-bless po itong kanya.
Kasi isa po itong partner, ibig sabihin, ito po isa sa mga talagang tumutuwang din po sa atin, amen, para po matulungan tayo financially para maipagpatuloy ang mission. Ang sabi po niya, amen, akin na lang pong isisikret yung pangalan, pero ito po ay testimony, minessage po niya tayo sa ating messenger. Ang sabi po niya, good day po, pastor. Ano po, sabi niya, alam niyo po ba na ginigipit ako lagi ng diablo? Palagi tuwing kailangan ko magbigay para kay Lord, pero di po ako nagpapadaig sa kanya. Tuloy pa din po ang pagbibigay ko kahit pansamantala pong walang work ang mister ko. Basta lahat po kay Lord ko na pinapaubaya. Wow, nakaka-bless po ito. Ano? Kung ano ang kalooban niya po para sa akin. Ilang beses ko na din pong nasubukan na talagang napakabuti ng Lord. Kasi kahit sa kabila ng pandemya natin at hindi kami nakaranas ng kakapusan, malakas po ang aking store pero wala naman akong oras kay Lord. Madaling mairita dahil sa pagod na nararanasan. Kundi po sa kabutihan, kundi ba naman po sa kabutihan ni Lord, san ka naman po nakakita na habang ang iba kapos na kapos po pero ginawa ni Lord kung kailan dati nataghirap sa trabaho, saka naman na-increasean ang mister ko sa work niya. Wow, glory to God. Ano po? Simula po nang makilala ko si Lord at lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya, ang sarap po pala ng pakiramdam. Kasi palaging payapa ang puso at isipan, kaya po ang ginamit ng Lord sa akin, kayo po ang ginamit ng Lord sa akin, to God be the glory, para makilala ko po siya ng husto. Excited po ako sa pagbabalik ng Lord. Ganon din po ako, pastor, kung alam nyo, hanggang panaginip po tungkol sa rapture, twice po ako nananaginip. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa mga ginawa po niyang pagbabago sa buhay ko. Buti nga po, may kagaya ninyong lingkod ng Diyos, to God be the glory, na malaki ang malasakit sa kaligtasan ng tao. Thank you din sa malinaw po na pagkakaintindi sa mga salita ng Diyos. At Diyos po ang papuri, ha. Talagang pag sumapit na po ang alas 8, kailangan na tapos ko na pong gawin ang lahat na sa bahay para makatutok na po kami ng anak ko sa Bible study. Glory to God. Amen. To God be the glory po, and God bless you po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ayan, ano po. Yan po isa sa mga kapatid natin at mga viewers po ng ating ministry na napakalaki po pala ng impact at nangyayari at nagaganap po sa kanilang buhay. At sabi nga niya, sa tuwing siya daw po yung magdi-decide na magkaloob, tumulong sa gawain, doon naman ginigipit, pero hindi nagpabayaan Lord sa kanya. Dahil siya po ay hindi pinagkukulang ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ano po? So, napakagandang testimony po niyan. So, ngayon pong gabi, sige po, tayo po ay darako na ngayon sa ating pong continuation ng subject po natin na The Millennial Kingdom. Parang part 9 na po tayo. Ano? Part 9 na ito ngayong gabi. Kaya kung kayo po ihanda na, tayo po ay darako na doon. Ihanda nyo po ang inyong puso. Ihanda nyo na rin po ang inyong mga Biblia. At tayo po ay sama-sama na mag-aaral na ng salita ng Diyos. Can we pray? Tayo po ulit ay manalangin this time for receiving the revelation coming from the Word of God. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito at muli po kami makakapakinig, makakapag-aral ng iyong salita. Idinadalangin po namin sa iyo na sa yugtong ito, puspusin mo muli kami ng kapangyarihan ng iyong Espiritu na makaunawa. Holy Spirit, you are the best and the greatest teacher of the church. Salamat po sa iyong presensya. In Jesus' name, everybody say amen. Alright, so purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nagbabalik sa ating pong Bible study. Ang subject po natin for tonight again is the Millennial Kingdom. Amen. So last night, gagabi po ng Lunes, tayo po ay nagbukas dahil every Monday is a brand new week for our Bible study online. Amen. Pero kagabi po, tayo po ay marami ring napag-usapan, may mga extracurricular kung tawagin, ano po, na ating mga pinag-aralan. Kung kayo po ay kasabay namin kagabi sa ating Bible study, medyo nagawi po tayo, ano, na ating pinag-usapan, pinag-aralan po ang a little bit of subject about the angels, ano po, dahil nga po, tayo po ay nag-aral at nag-usap tungkol po sa kaganapan na nangyari po sa panahon po ni Noah, ano po, doon sa Genesis chapter 6. At ito po kasi ay may kaugnayan, mga kapatid, doon po sa tinatawag na principle na ating natutunan sa ating Bible study sa Amos 3:7, ano po, na ang Diyos na
ating pinaglilingkuran, amen, ay hindi po gumagawa ng anumang bagay o nagpapahintulot na maganap at mangyari dito sa ating daigdig, malibang ito po muna ay kanyang ipahayag. Amen. Kaya nakita po natin, tiningnan natin po ang mga ebidensya na makikita po sa Biblia at sa kasaysayan ng tao na ganun nga ba ang Panginoon natin. Ano po? At natuklasan nga po natin na talagang yan po ay nature ng Lord. Amen. So gagawin po muna na ipahayag niya ang kanyang balak, i-reveal muna niya ang kanyang mga plans. Amen. And then ito po ay kanyang tutuparin sa takdang panahon. Kaya wala pong mga bagay na pinangyayari ang Diyos na hindi po muna nauna ang kanya pong tinatawag na babala. Amen? Kaya nga po, ito po ay ating nakita sa mga example na gaya po ng panahon ni Noah, na bago po dumating ang baha ay pinahayag po muna ng Diyos ang mga mangyayaring yan bago po niya pahintulutan na maganap po yung flood. At dinagdagan pa natin yan, maging nakita natin sa example ano po yung mensahe sa panahon ni Abraham. Amen. Bago po mangyari yung pagiging yung panganganak at pagbubuntis ni Sarah, pinaalam po yan ng Diyos. Amen. So marami pong example na ating pong nakita that the Lord is consistently doing that kind of attitude. Amen. Na bago po mangyari, pinapahayag niya. Kaya dahil po dyan sa consistency na yan, ay atin pong inia-apply yan sa Book of Revelation. Amen. Itong mga kapahayagan na ito na ipinahayag po ng Diyos sa pamamagitan po ng lingkod ng Panginoon na ang pangalan ay Apostle John, at ito po ay may kaugnayan sa mga magaganap sa wakas ng panahon, which we believe in this ministry that we are in the last days and we are the generation na tinutukoy po ng Panginoon para po dito sa tinatawag na fulfillment nito pong mga prophecy na kanya pong winika at ipinahayag sa pamamagitan ng Biblia. So ngayon pong gabi, hindi ko na po babasahin muli ano po ito pong teksto para po tayo ay medyo umusad-usad dito po sa ating pinag-uusapan at pinag-aaralan. Pero akin pong ipinopost ngayon sa ating screen para lamang po sa ating reference ano po kung saan ba tayo nag-aaral at nag-uusap dito sa subject na The Millennial Kingdom. At makikita nyo po na ang ating teksto ay naandyan po sa Revelation chapter 20. Ano po kaya kung kayo po may time, basahin nyo na lamang po from verse 1 hanggang sa verse 6. Ano po? Kaya nakita po natin na dyan po ay ipinakita po yung kapahayagan tungkol po sa balak ng Panginoon na Millennial Kingdom. At nakita rin po natin sa ating mga nakalipas na aralin na ito pong Millennial Kingdom ay mangyayari at magaganap pag naganap na po at pagkatapos ng tinatawag na Second Coming of the Lord Jesus Christ. So after the Second Coming, when He comes, amen, He will set up His kingdom. So yan po ang ating tinatayuan na aral dito po sa puntong ito ng Millennial Kingdom. Kaya nga po, yan ang ating susundan ngayong gabi. So kamakailan, last week po, kung hindi ako nagkakamali, ay atin naman pong tinatalakay, ano po, dito po sa subject na The Millennial Kingdom, kung ano po yung iba pang mga reasons, amen, yung iba pang mga reasons kung bakit po hindi pwede na hindi po maganap itong fulfillment ng Millennial Kingdom. Ibig ko po sabihin ganito, kung hindi po ito mangyayari, ano, kung hindi po ito magaganap, yung Millennial Reign of the Lord Jesus Christ, marami po kasing mga prophecy, amen, na nasa Biblia na magigipong unfulfilled. Amen. At lalabas, pag ito po hindi na fulfilled, eh, magfo-fall po ito sa kategorya that the Word of God fails. Amen. Pero naniniwala po tayo that the Word of God will never fail. Amen. At ang atin din pong Diyos ay hindi po sinungaling. Amen. Hindi po siya nagsasalita ng isang bagay na wala pong katotohanan at hindi rin po mangyayari. Natutunan po natin na sa ministering ito ang prinsipyo na ganito. Pag sinabi ng Diyos, ano po ang ating natutunan, ito po ay mangyayari. Kaya nga kung babalikan natin sa ating kaisipan, ano po, sa isang bahagi sa Lumang Tipan, again, sa Isaiah 46, kung hindi po ako nagkakamali ng chapter, ano po, sa verse 10, ano po, ng Book of Isaiah, ano po, ay atin po nga maaalala na dun po ay ipinahayag po ng Panginoon sa kanyang salita na sabi niya, tingnan po natin, i-quote ko na po
ng direkta para po eksakto po ang ating pagkakasitas po ng salita ng Diyos. Sa lumang tipan po, ating pumbalikan, ito po ay bahagi ng review bago tayo magtuloy-tuloy. Ang sabi ng Isaiah 46 verse 10, sa Isaiah 46, I will be reading this from the New Living Translation, mga kapatid. Ang sabi po sa verse 10, only I, the Lord is speaking here, can tell you the future. Sabi ng Lord, ako lamang ang tanging makapagsasabi sa inyo ng kinabukasan bago pa ito mangyari. That is how amazing our God is. Ano po? Siya po yung Diyos na kakakaalam ng bukas. Ano? At siya lamang po makapagsasabi kung ano mang eksakto mga kaganapan at mangyayari sa inaarap. That is why he deserves our trust. Amen? Deserving po ang Lord na tayo po'y magtiwala sa Kanya because He holds the future. At ang sabi po sa verse 10, look at this, ang sabi, everything I plan will come to pass. Lahat daw po ng kanyang plano, siyempre ang kanyang plano ay ginawa niya at kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. Doon pumapasok yung koneksyon ng kanyang salita. Ang sabi po sa verse 10, will come to pass. Amen? So lahat ng kanyang plano na kanyang ipinahayag, ito raw po ay mangyayari. Amen? Kaya doon po natin na ibinabase yung atin pong pananampalataya na pag sinabi ng Diyos, ito po ay tiyak na mangyayari po at magaganap. Kaya kung hindi po magaganap ang millennial reign, amen, ano po ba itong millennial reign para doon sa mga bago lamang na nanonood ngayong gabi? Ito po yung nabanggit doon sa ating teksto, ano, kanina na akin pong ipinakita sa inyo, yung pong ating teksto na makikita sa Revelations 20 verse 1 to 6. Ano po? Na doon ay ilang beses na ipinahayag po ng Panginoong Jesus at ipinasulat niya kay John na meron pong plano ang Diyos na 1,000 taon. Amen? Na pamumuhay ulit ng tao dito sa ibabaw ng daigdig. Pero bakit po napakaganda ng 1,000 taon na yon? Yun po ang napakagandang buhay sa ibabaw ng daigdig na plinano ng Diyos. At ito po ay kanyang itinakda na mangyari at maganap matapos po ang tinatawag na mapangit o malupit. Amen? Masalimuot na buhay sa ibabaw ng lupa yung huling 7 taon na kung tawagin po ay 7 years of tribulation. Pero at the end of the 7 years of tribulation, the Bible is very clear. That's why we are dogmatic about this teaching. Na sa dulo po ng 7 years of tribulation, at according to Jesus sa Matthew 24, ha, dinescribe po niya ang experience sa tribulation. Wala pong pwedeng pagkumparahan. Yan po ang kanyang paliwanag dyan. Hindi raw po ito pwedeng maihalintulad sa mga nagdaang mga hirap ng buhay ng tao sa ibabaw ng daigdig. So, ibig sabihin ay grabing kahirapan. Walang kaparis. Amen? Hindi maihalintulad eh. Pero pagdating daw po sa dulo niyan, amen, sa dulo, yung pinakasukdula na ng hirap sa daigdig, amen, darating po si Jesus. At pag dumating si Jesus, kasama niya ang mga na-rapture, amen, kasama niya ang mga napasama doon sa first resurrection na tinutukoy ng Biblia, amen, at doon sa pagbabalik ng Panginoon, doon po niya iaayos ang lahat. At nakita natin sa kapahayagan sa Revelations 20 na ang mga mangyayari at magaganap sa second coming ni Jesus, amen, tatapusin po niya ang mga kapangyarihan ni Satanas at maging si Satan ay kanya pong tatanikalaan. Patatanikalaan niya ito sa kanyang angel upang ihatid at ikulong sa tinatawag na bottomless pit, amen, at kakandaduhan po siya doon, amen, na siya po ang nasa likod ng mga pandaraya at kaguluhan, kasamaan, amen, kung bakit po nawasak at nasira po ang ating planeta. Pero sa panahon po ng pagbabalik ni Jesus, Satan will be removed at ang sabi po ng Biblia, 1,000 taon, amen, 1,000 years, na wala pong tinatawag na dealings and influence ang daigdig na ito at ang mga naririto sa daigdig na ito sa panahong yun sa tinatawag na kapangyarihan ng kadiliman. Kaya that is a glorious experience here on earth. Amen. Kaya yan po ang ating excitement. Amen. Yan po ang ating blessed hope na dumating na po yung araw na yon. Amen. At may pangako po ang Diyos sa mga sumampalataya sa kanyang anak, naglingkod, nagsakripisyo, amen, nagpasan ng kanilang krus para po maibahagi ang kaharian ng Panginoon at ang mensahe. Maliwanag po yan sa Revelation 6. May pangako po ang Panginoon na isasama po tayo doon na kasama niyang mamumuno
dito sa daigdig para po pangasiwaan, amen, sa ilalim ng liderato siyempre ni Jesus, amen. Kaya makakaranas po tayo muli ng daigdig na wala ng korupsyon, amen. Sawang-sawa na tayo ano, sa korupsyon, sawang-sawa na tayo sa mga kalukuhan ng mga politiko, amen. By the way, ako po muna hihinto ng konti ha, at hihilingin ko na mga kasama ko ngayong gabi na mga mananampalataya, eh tayo po'y maglaan muna ng kaunting sandali ha. I-pray natin ha, kasi tonight is May 3. Amen. May 9 po, election na. Amen. Pipili na po ulit ang ating bayan ng bagong leader. Amen. So itaas po dati sa panalangin ang darating at magaganap po na election sa ating bansa. Can we pray? Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang nalalapit na eleksyon sa aming bayan. Inihiling po namin na manaig ang katuwiran at kapayapaan, Panginoon, at aming iginagapos, sinasansala ang elemento ng kadiliman na maaring nagbabanta, nagtatangka na magkaroon ng kaguluhan at pagkakabahabahagi ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. Panginoon, kaawaan mo po ang aming lahi at kaawaan mo din ang aming bayan. Kaya kami tumatawag sa iyo ngayong gabi at hinihiling namin, Panginoon, na ang mga pangyayari at kaganapan sa eleksyon ay maging nasa kontrol ng iyong kapangyarihan. In Jesus' name, and everybody say amen. Alright, balik po tayo sa ating subject tonight. Amen. The Millennial Kingdom. Amen. So nakita po natin yon. So balik na po ako doon sa aking point kanina. So kung hindi po magaganap itong Millennial Kingdom, literal na 1,000 na pamumuno po ng Panginoon. Again, sabi ko nga po kanina sa ating mga statement, may mga maraming bagay na nakapahayag sa Biblia na hindi po matutupad. Last week, ito po ay part of the review, then dito po ako magdurugtong ngayong gabi ng continuation. Amen. Nakita po natin na one of the prophecy in the scripture ay nabanggit po ng Diyos sa Luke chapter 1. I hope you still remember. Ano po? Nawa po ay naaalala niyo pa po itong Luke chapter 1 na atin pong tinuran last week. Amen. So just in case po na hindi na po ninyo naaalala itong Luke chapter 1, bibigay ko po yung scripture tonight. Ano po? Luke chapter 1 verse 32 to 33. I-quote ko po ulit ha, para po sa ating reflection tonight. Sabi ng Luke 1, ha, this is coming from the mouth of the angel who was sent by God, amen, para po kay Mary during the time. Ang sabi sa verse 32, and he will be great, referring to Jesus Christ. Sinasabi po kasi ng angel kay Mary kung ano pong uri at anong klase ng tao ito pong inilalagay ng Panginoon sa sinapupunan niya, amen, during that time, amen. Ang sabi niya, the baby in your womb, referring to Jesus Christ, amen, amen. Ang sabi po rito, he will be very great and will be called the Son of the Most High. So sinasabi po ng angel kay Mary na yung baby na nasa iyong sinapupunan, yan ay anak ng Diyos, amen. Yan ay anak ng Diyos at inilagay yan sa iyong sinapupunan ng Panginoon at meron pong layunin, meron plano ang Diyos, may purpose po ang Lord na banggit po sa verse 32. Ha? Let's read again. Ang sabi sa verse 32, and the Lord God, amen, ang sabi po ng Bible, will, ang sabi po rito sa verse 32, the Lord God will give him the throne of his ancestor David. So the plan of God, kung bakit dumating si Jesus, isa po ito sa plano ng Diyos, ay upang maipagkaloob, amen, sa Panginoong Jesus ang trono ng kanyang ninuno na si David. So meaning to say, Jesus is coming from the lineage of King David. At siya po ay mauupo, magkakaroon din siya ng same authority gaya po ng paghahari ni David. Amen. Kaya kung hindi po mangyayari yung second coming and the millennial kingdom, amen, the prophecy in verse 32, the first prophecy na siya ay magkakaroon ng trono gaya ng kanyang ninuno si David will be unfulfilled. Hindi po ito matutupad. Sapagkat nung dumating po si Jesus, nung siya po ay ipinanganak at siya po ay lumaki, ay siya po ay hindi nagkaroon ng trono. Amen. I-explain ko na po ito. Amen. Kaya nga po nagkaroon ng wrong perception ang mga Israelita nung dumating si Jesus. Eh. Ano po? They were thinking, amen, that Jesus will restore, Jesus will be their literal
king during his time. Amen. Pero nawalan po sila ng pag-asa. No? Makita po nila na si Jesus nung dumating, sinalubo nga nila nung pumasok si Jesus sa Jerusalem. Amen. When he's coming to fulfill the prophecy of the Passover lamb. Nung pumasok si Jesus, nagsisigawan ng mamamayan ng mga Israelita na Hosanna to the highest. Ano po? They hail Jesus as king. Pero nung dinakip po siya, nawalan sila ng gana dahil na ibang-iba po sa kanilang inaasahan. Dahil during that time, kung ating pong babalikan ang history, the nation of Israel is under the control of the Roman Empire. At sila po'y nagnanasa na merong hari na mangunguna sa kanila to go against the Roman Empire para mabalik ulit yung kanilang control sa kanila pong kingdom. Pero na-prostrate po sila sa kanilang nakita. Kaya dahil sa kanilang prostration, kanila po isinigaw from hail, Hosanna to the highest, the next time that they shouted, crucify him. Kaya pinapako po na nila si Kristo. Kaya nga po, kung hindi po magaganap yung millennial kingdom and the second coming, then this verse 32, part B, will not be fulfilled. Kasi hindi pa po nangyayari ito. Jesus was crucified. Amen. Hindi po siya naupo doon sa trono. Amen. Kaya nga po, bilang pangiinsulto, amen, at alam ko na yun ay panunuya din na Satanas, nilagyan sa krus si Jesus na inri, ibig sabihin the king of the Jews. Amen. I believe that in Satan's mind, amen, napaglalangan niya ang Panginoon ulit. Amen. Hindi na naman nakaupo ang kanyang Mesiyas dahil pinatay niya. Amen. Na ipapako niya sa krus. Amen. Pero hindi niya kasi nauunawaan ang plano po ng Panginoon. Amen. So yun po yung number one. At ang sabi sa verse 33, he will reign over Israel forever. This is another scripture that is still unfulfilled dahil nung dumating po si Kristo, hindi po siya nag-reign sa bayan ng Israel. Because John said in the scripture, sabi ni John sa John chapter 1, he came to his own, referring to the nation of Israel, but what does the Bible teaches us? Ang sabi po ng Bible, but his own receive him not. So kaya hindi po nangyari yung reigning, yung paghahari ni Jesus sa Israel and his kingdom will never end. So yun po yung una. Amen. So ngayon po sa ating pagdurugtong, ayan na, ito na po yung ating continuation na lumalabas. Ano po? Ngayon, marami pa rin po mga iba pang mga dahilan o mga kapahayagan pala na nasa Biblia na kung hindi po magaganap yung tinatawag po na second coming and millennial kingdom will be unfulfilled o sabihin nating promise that were never realized. Pangako na hindi po nagmaterialize. Pangako ng Diyos na sumablay at hindi po naganap. Pero maliwanag po ang Biblia that our God is not a liar. Hindi po sinungaling ang Diyos. At pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. At ang sabi nga din ni Pablo sa kanyang sulat sa simbahan sa Bagong Tipan, all the promises of God in Him are yes and amen. So meaning to say, pag sinabi nga ng Diyos, nandun ulit yung prinsipyo, mangyayari po yun. Hindi po pwedeng hindi maganap. So halimbawa, atin pong tingnan at silipin ito. Amen. So ilan lamang po sa halimbawa yung aking ikinota sa Luke 1:32 and 33. Pero atin po munang tingnan yung mga, ito munang unang aking isi-share sa inyo tonight ay yung Israel side. Ano po? So yung Israel side, mamaya kung aabutin pa ng oras ay sisikapin nating silipin yung pong, yung kabuuan kung bakit kailangan mangyari po ang tinatawag na millennial reign or millennial kingdom. Pero tingnan po muna natin yung tinatawag na Israel side. Amen? Yung tinatawag na bahagi ng Israel sa pinangako ng Diyos na millennial kingdom. So una po kasi ay meron pong covenant ang Diyos. Amen? So ang Diyos po kasi natin ay kung atin din pong pag-uusapan at pag-aaralan, our God is a covenant making God. Amen? Yan po ang ating Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng tipan. Amen? At ang Diyos po, pag siya po ay nag-covenant, amen? Hindi po niya ito sinisira eh. Amen? Hindi po sumisira ang Panginoon sa kanya pong covenant. Amen? In fact, meron pong isang part ng scripture sa titingnan ko po kung maiko-quote ko ito sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon, the covenant that I have said, I will not
altar. Ano po, hindi raw po niya ito sisirain at babaliwalain. Samahan niyo nga ako sandali mga kapatid. Sa Awit 89, Psalms 89, tingnan po natin. At akin po itong babasahin sa King James Version. Amen? So now, if you are in Psalms 89, tingnan niyo po ha, kagabi, akin po sinasabi sa inyo, don't you ever forget, sabi ng Amos 3:7, ganito si Lord. Hindi siya gagawa ng isang bagay, malibang ito po muna ay kanya ipinapahayag. Ito another character ni Lord. Sa Psalms 89, ganitong klase at ganitong uri ang Diyos na atin pong itinuring na Panginoon at pinagtiwalaan. Ha? Ang sabi sa verse 34 ng Awit 89, ang sabi niya, my covenant, did you hear the word? My covenant. Yung pong covenant, ibig sabihin yung aking pangako, yung aking tipan. Ano ang sabi ng Lord? Will I not break? Amen. So una, pag siya raw po ay nangako, hindi niya ito sisirain. Kasunod, nor alter. Ano ba yung alter? Yung popular yan, pag may pantalong kayo, mayroon pong sastre na nakalagay, alteration. Amen. Ano ba ibig sabihin ng alteration? Pag mahaba ang pantalon, paa-alter, ibig sabihin puputulan. Amen. Babawasan. Yan po yung salitang alteration, ano? Sa Tagalog. So, ang pangako daw ng Diyos, hindi niya ito binabawasan. Ibig sabihin, hindi niya minomodify. Amen. Ang kanyang pangako, amen, or nire-revision, amen, sa salita at lengguwahe po ng mga abugasya or abogado. O hindi po niya nire-revise ano po ang kanyang pangako at medyo i-edit niya. Amen. Sabi niya, nor alter the thing that is gone out from my mouth. Amen. Ganun pong klase ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Number one, according to Psalms 89:34, huwag niyo pong kalimutan ha, the God that you serve, the God that I serve is a covenant-making God. Siya po ay Diyos ng tipan. Amen? Kaya ang Diyos po ay nangangako. Siya ay Diyos ng pangako. Kaya nga po, napakahalaga na bilang Kristiyano, tayo po'y masipag na magbasa ng pangako ng Diyos. Amen? Ganito po ang katotohanan, mga kapatid. Ano? Kung kayo po ay may karanasan na halimbawa mag-loan. Amen? Mag-loan ng sasakyan, mag-loan ng bahay. Hindi po ba na kung kayo may karanasan, sana maalala nyo ito. Meron pong ibinibigay sa atin na pagkakahaba-habang papel, yung walang katapusan na papel yan eh, mahaba yan eh. Tapos papipirmahin tayo sa side, ano po, ang daming pinapipirmahan dyan, ano po. Sana naalala nyo yan, mga panahon na yan, kung kayo'y nakaranas na mag-loan ng sasakyan ng bahay, may pinipirmahan tayo dyan eh. Amen. Pero if the truth be told, amen, kung magiging tapat po tayo sa ating sarili, sino sa inyo ang may tiyaga na basahin po yung napakahabang papel na yan? Amen. Di po ba ako po ay guilty rin dyan? Ha? Hindi ko po ine-excuse, hindi ko po iniaalis ang aking sarili, mga kapatid. Ano po? Ako po ay guilty rin dyan sa bagay na yan kasi ako po mismo din ay hindi po ako nagtsatsaga na basahin yan. Hindi ko na binabasa yan. Eh. Basta pag sana pirmahan, pirmahan na lang yan. Amen. Kaya naman, pag nagkaroon ng problema, dyan po pumapasok ang demandahan. Amen. At pagka yung mga abogado, sinampahan ka halimbawa ng kaso, dyan kukunin po ang kaso eh. Sasabihin, nalabag mo yung section ganito na nando sa article. Amen. Eh dahil nga hindi tayo nagbasa, hindi natin alam yun siyempre. Nakukuha po ba natin yun? So wala yung pagkakaiba po sa Biblia. The Bible is God's contract with you. Nakukuha po ba natin yon? Ang Biblia ay kontrata ng Diyos sa iyo at sa akin. That is our contract. That is our manual. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Kaya po, pinababasa sa atin ito ng Diyos eh. Kaya nga ang bili ng Panginoon sa Joshua chapter 1 kay Joshua. Ang sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth and thou shalt meditate therein day and night. So anong utos? Dapat daw tayo po'y magbulay ng salita ng Diyos umaga at gabi. Ano pa ang sabi ng Lord sa Joshua 1:8, if I am not mistaken? Ang sabi ng Lord, for this will make you prosperous. Or this will make your way prosperous. So ito raw po ang magiging daan at gamit para maging pinagpala ang buhay ni Joshua ng buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. How? By reading the contract. Nakukuha po ba natin? So, ganun po ang Biblia. Kaya nakita natin sa Psalms 89:34, the God that we serve is a covenant-making God. Amen. At hindi siya sisira sa pangako.
Hindi po siya sisira. Hindi po siya tinitiyak ng Lord na hindi mo siya masasampahan ng breach of contract. Glory to God. Amen? Tinitiyak ng Diyos yan. At isa pang tinitiyak ng Panginoon, hindi niya po i-editin. Amen? Ang pangako. Pag sinabi niya ganito, ganito yun. Hindi niya babawasan. Bawasan ko yung blessing. Ganito lang, konti na lang kasi mother. No. If he said it, he will do it. Amen? Kaya sabi po dito, isa sa reason kung bakit po mangyayari po yung millennial kingdom is because there is a covenant. Sa bayan ng Israel muna yung ating titingnan. Meron po kasing tatlong covenant na ibinigay ang Diyos sa bayan ng Israel bago po pumasok yung new covenant which belongs to the church. Pero may tatlong major covenant po na ibinigay ang Diyos to His nation, sa bayan po ng Israel. Ito po yung tatlong major covenant. Number one, the Abrahamic covenant. Number two, the Palestinian covenant. And lastly, the Davidic covenant. Amen. So ano po ang kaugnayan nitong mga Abrahamic covenant na ito? Amen. Doon po sa ating pinag-uusapan at pinag-aaralan po na millennial kingdom. Amen. So ngayon, tingnan po natin. Sabi sa Genesis 12, tingnan po natin, covenant niya ito sa lalaking si Abraham. Sabi niya, "The Lord had said," sabi sa verse 1, "Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you," sabi niya kay Abraham. And then God made the covenant to him, and sabi sa verse 2, "I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. And the families on the earth will be blessed through you." So ang pangako po ng Diyos sa bayan ng Israel ay pinangakauan sila ng lupain, ng posterity, ng ruler, and also spiritual blessing. Amen? Pinangako po yan ng Diyos. Amen? Pero ito pong mga bagay na nabanggit po kay Abraham was not yet all fulfilled. Amen? Hindi po nangyayari pa po itong bagay na ito. Pero kailan po magkakaroon ng fullness, ng katuparan ang mga pangakong ito na ibinigay ng Diyos sa lalaking lingkod na kanyang ginawang tipa, naging covenant niya ito sa Abrahamic covenant. Ito po yung mga mangyayari at magaganap po mga kapatid sa tinatawag na millennial kingdom. Amen. So nandun po yung fulfillment. Amen. So magaganap po ito in the coming millennial kingdom, doon sa tinatawag na 1,000 years reign ng Panginoon. Tutuparin po niya ito sa lahi ni Abraham, which is the nation of Israel. Amen. Doon po ito mangyayari. Kaya nga, like for example, ha, ating pong siya sa atin ang mga ilang mga pangako rito na ibinigay ng Lord. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ang sabi niya, "I will make you into a great nation." A great nation. Amen. Think about this. Amen. Amen. Kung atin pong susubaybayan ang kasaysayan ng bayan ng Israel, in the many people in the eyes of the world, amen, Israel is not a great nation. Amen. Sa mata po ng maraming tao, lalo na dyan sa teritoryo ng Middle East. Amen. Israel is not a great nation into their eyes. Kaya hindi pa po nagkakaroon ng fullness. Amen. Ang pangako ng Diyos that this nation will be great. Amen. They were hated nation. Amen. Ang bayan po ng Israel, amen, to the eyes of the many people in this globe, amen, and even in the other generations that have come, amen, Israel is not great. The nation of Israel is their enemy. Amen. Kaya nga sa mga mata ng Hittites, Jebusites, amen, so Philistines, amen, to mga nagdumating na ito, they want to destroy, annihilate the nation of Israel. This nation is not great to their eyes. Amen. Pero kailan po mangyayari itong kalagayan that they will be a great nation? Amen. It will be fulfilled in the 1,000 years, amen, reign of Jesus Christ. Amen. And I also believe na umaasa po si Abraham that he will be famous. Amen. He will be famous. But Abraham was not famous. He's famous to the Christians, but to the world. Amen. There are many people who don't even know Abraham. Amen. Nakukuha po ba natin? So, kaya nga po pag tinignan mo po ito, it looks like the promises of God, the covenant of God failed because these things had not happened. And Abraham is already dead. Glory to God. So does it mean na nasira po ang Diyos sa kanyang pangako? Does it mean na yung Psalms 89:34 is a hoax?
It's a scam. Hindi po nangyari yung Psalms 89:34, sumablay po ba ang Diyos? No, because there is still a 1,000 years reign. Do you understand this now? Amen. Now, that's the first covenant. Amen. Na kailangan po ang millennial kingdom for all of these things to be fulfilled. The next covenant that God gave to the nation of Israel is the Palestinian covenant. Amen. The Palestinian covenant, ito po'y tipan din ng Panginoon. Amen. So kung atin pong papansinin, ha, kung babasahin po natin itong bagay na ito na nasabi po ng Lord, kaya tinawag na Palestinian covenant, ito po'y sa panahon ni Moses nung sila po'y nasa lugar ng Palestine, doon nangyari yung covenant. Sabi ng Lord, basahin natin para tayo po ay magkaroon ng understanding doon sa covenant ng Lord sa mga Israelita during that time that they were in the land of the Palestinians. Ano po? Sabi sa verse 1, in the future, again, in the future, that is prophecy, sa Amos 3:7, ano po, sinasabi na ng Diyos kaagad yung mangyayari. That's the kind of God that we serve. He knows the future. Ang sabi niya sa verse 1, in the future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, and when you are living among the nations which the Lord your God has exiled you. Amazing po ito. Verse 1 pa lang, sinasabi na ng Lord sa panahon pa lamang ni Moses sa Deuteronomy 30 na ang Israel ma-exile. Amen. Eh nangyari po ba yung pagiging exile nila? Hindi po ba? Nagkawatak-watak nga ang lahing ito. Sila po'y napunta sa iba't ibang bansa. Kaya nga po, historic po ang May 15. Magse-celebrate nga pala tayo ng kasaysayan na nabalik sa lupain ng Israel, sa Jerusalem, ang mga Hudyo. Ha? Na-liberate sila noong May 1948 po yan. At ang kahindik-hindik dito, mga kapatid, ha? Kung kayo sumusubaybay sa mga kaganapan sa mundo, magkakaroon ng blood moon. Amen. Kung di ako nagkakamali, kung tama recollection ko, ha, before ata mag-celebrate pag-commemorate, pag-alaala nung very historical na ang isang bansa na nagkawatak-watak na ibalik, naging nation ulit. Kasi yan na prophecy din sa panahon na ata ni si Jeremiah ata yung kausap ng Lord. Eh. Ano po? So sabi ng Lord, can a nation be born? Amen? Or si Ezekiel ata. Sabi, can a nation be born in one day? Amen? Yun ang sabi ng Lord. Amen? So sabi, si Ezekiel nga ata, sabi ni Ezekiel, Lord, you know it. Amen. Ikaw ang nakakaalam po. So kasi dinala siya sa Valley of the Dry Bones. Amen. So ibig po sabihin, pinaprophesy po ng Lord na kahit na ang bayan na parang patay na, pag ginusto ng Lord, babalik ulit ito, mabubuhay. Kaya yung pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain noong 1948, glory to God. Hindi po yan gawa ng tao, gawa po yan ng Diyos. Kaya nung nakabalik po ang Israel sa Jerusalem noong May 1948 na kontrol nila, nako, bumukas na po ang prophetic highway. Amen. Kaya po dumating na po ang pag-aabang ng mga scholar sa Biblia na malapit na pong bumalik si Jesus at magtapos ang kasaysayan ng tao dito po sa ibabaw ng lupa upang bigyan ng daan po ang bagong kaharian at imperyo ng Panginoong Hesukristo, gaya ng prophecy na ipinakita ng Diyos sa isang Babylonia na ang pangalan ay Nebuchadnezzar doon sa kanya pong panaginip. So kaya na, sabi dito sa verse 1, ha, sabi sila ma-exile. Amen. Ma-exile sila. And if at that time you and your children return to the Lord, amen, your God, and if you obey with all your heart and all your soul, sabi dito, all the commands I have given you today, the Lord God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where He has scattered you. Amen. So na-fulfill po ito, itong verse 1 to 3, ha? Amen. Even though you are banished to the ends of the earth, as early as Deuteronomy, sinabi na ng Lord, may exile kayo. The Lord your God will gather you from there and bring you back again. Nakabalik na po sila, May of 1948. And then the Lord your God will return you to the land that belonged to you and your ancestor. Kaya nga po, tayo po ay tumatayo, naninindigan sa ministry ng Strong Foundation that Jerusalem is the rightful place for the Jew.
kasi yun po ay regalo sa kanya ng sa kanila ng Panginoon. Amen. Maliwanag po yan dito. Amen. Kaya doon sa mga nagsasabi, the Jew never owned Jerusalem. Oh no. Read the Bible. Amen. Ang sabi po rito sa verse 5, the Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors and will possess that land again. Then he will make you even more prosperous and numerous than your ancestor. Pag sila raw po'y nabalik. At ang sabi sa verse 6, the Lord your God. Here is now. Ito'y Palestinian covenant, right? Sabi ng Lord sa verse 6, watch this. He will change your heart and the hearts of all your descendants. Kailan po mangyayari ito? Yung babaguhin ng Diyos ang puso ng mga Hudyo? Sa millennial kingdom po yan. Amen. Dahil in the millennial kingdom, the heart of the Jew will be changed. And they, that's the moment and that is the time that the Jew will accept, amen, will accept Jesus as their Messiah. Dahil now, their hearts are not changed. Amen. May napanood po ako one time. Documentary po ito. It's an interview. Parang it's a form of a survey na tinatanong po at random ang mga Jewish, amen, na nandiyan sa streets ng Jerusalem, what do they think about Jesus? Amen. So marami ayaw paniwalaan that Jesus is the Messiah, Jesus is the Son of the Most High God. Sabi nga ng iba, he is a myth, siya po ay hindi totoo, siya po ay kwento lamang. At yung iba, totally, ibang mga Hudyo, sabi nila, I don't believe in Jesus. Amen. So yung iba nga, nakakalungkot ba, no? Though they were a Jew, they don't believe in God. Mga secular na po yung mga Hudyo. Kaya, again, kung hindi po mangyayari yung millennial kingdom, then verse 6, amen, hindi po na-fulfill. Kasi kailan ba nagkaroon ng total conversion ang puso ng mga Hudyo? Amen, towards God. Amen, the entire Jewish race, at pinag-uusapan po dito. Amen, the entire Jewish race, silang lahat, walang isa man na hindi po babaguhin ang puso at hindi magbabalik loob sa Diyos. Eh, hindi pa po ito nangyayari kailanman. Amen. Kaya kung hindi po mangyayari ang millennial kingdom, hindi po mangyayari ang second coming, then the Palestinian covenant of the Lord that He had given during the time of Moses will go unfulfilled. Amen. At if you go on, ang sabi rito, then you will again, verse 8, Deuteronomy 30, amen, makikita po natin ang mga pangako dito na binitiwan ng Panginoon dito sa bahaging ito ng Book of Deuteronomy, amen, ang sabi sa Deuteronomy 30, the Lord your God will change your heart and the hearts of all your descendants. Ah, take note of the word, all your descendants, lahat, meaning to say, not one Jewish, amen, will, their hearts will be changed. Eh, ngayon nga po, ang aking sinasabi sa inyo, ang daming Hudyo, they don't love God anymore. They don't accept that Jesus is the Messiah. So kung hindi po mangyayari ang millennial kingdom, these things never happen. So kailan po magaganap at mangyayari ang mga prophetic words na sinabi ng Lord sa nung panahon ng mga Israelita sa Palestinian kingdom, kailan po yung mangyayari? Amen. Kailan mangyayari ang Palestinian covenant ng Panginoon sa mga Israelita? It will happen on the second coming and it will be realized and it will be materialized. It will be realized sa panahon po ng tinatawag na millennial kingdom. Amen. Kaya sabi ng Lord, verse 7, the Lord your God will inflict these curses on your enemies. And this sinasabi ng Lord, and all those who hate you and persecute you. Sinasabi ng Panginoon na lahat ng mga galit sa mga Hudyo, lahat ng mga nagtatangka na mawasak at ma-annihilate, tatapusin niya ng Panginoon, lalagyan ng curses. Kailan po mangyayari yun? Di ba pagbalik ni Jesus, amen, lahat po ng kasamaan, ng elemento, ng kadiliman, kasama po dito ang mga galit at hatred towards the Jew, the anti-Semitic spirit na kumikilo sa daigdig, tatapusin po yan ng Diyos. Amen. Kaya nga po, napakahalaga po nitong millennial kingdom. Kung hindi po ito mangyayari, ano po, kung hindi po ito mangyayari, hindi po magaganap yung mga covenant na ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen. So, dalawang covenant na ito. Amen. Ngayon, ating ngayong natuklasan na yung mga covenant pa lang ito sa millennial kingdom mangyayari para sa Israel yan, ha? Amen. Kaya nga po may mga kapatid tayong mangangaral na minsan eh, lahat ng mga pangako sa Diyos, akala ngayon, kaya tawag sa kanila kingdom now. Amen. Akala nila yung mga pangako ng Diyos na yan, ngayon mangyayari. Minsan nga, ang malungkot pang senaryo,
Amen. Ina-alterize nila yung mga Hudyo at inilalagay doon, ayun, para sa Christian yan. Eh, hindi naman sinasabi ng Diyos yan para sa Christian eh. Maliwanag po na ang pangakong yan para sa Hudyo. Amen. Yung iba, pilit na i-edit ang... Pilit na i-editin ang Biblia para lamang ma-interpret for their own self-gain. Nasasabihin, oh, pangako ng Diyos sa iyo yan. Ayan, oh, mangyayari sa iyo that you will possess the land. Kaya kakaroon ka ng maraming lupain. And, but he is not talking to the church. He's talking to the Jew. Kaya marami frustrated believers. Bakit po? Kasi akala nila, napapaniwala sila ng mga preacher na halos lahat ng pangako dyan sa kanila. Amen. Not everything that you read in the Bible is for you. Amen. Kaya kailangan po na tayo po ay mahusay din na mag-aaral at masipag na nag-aaral ng Biblia para po maiiwas po tayo sa mga pandaraya at kalokohan at kasinungalingan ng mga mangangaral. Nakukuha po ba natin? Kaya ang sabi po rito ay ito pong mga bagay na ito, ito'y mangyayari po saan? Sa Millennial Kingdom. Now, let's go to the third covenant. Amen. Three major covenant. Abrahamic covenant, Palestinian covenant, and the last covenant that we will be talking about today, amen, ay dito po sa tinatawag na Davidic covenant. Amen. Tingnan natin yan. Sa 2 Samuel chapter 7, verse 10 to 13 ng scripture, Davidic, dun pa lang sa word, may idea na tayo kailan nangyari yung covenant sa generation at time ni Haring David. So ang sabi po sa 7:10 ng 2 Samuel, and I will provide, sabi ng Diyos kay David, a homeland for my people Israel. Amen. Siya raw po magpo-provide, planting them in a secure place where they will never be disturbed. Ang Diyos daw po maglalagay sa bayang ito sa isang lugar na hindi na sila madidisturb. Now, let me ask you a question. Is there any time na ang Israel po ay nalagay sa isang katayuan na hindi sila inaaway at ginugulong? Ngayon, puntahan mo po ang balita sa Jerusalem. Ang gulo ngayon dyan. They were disturbed. Kamakailan lamang sa Temple Mount, nagkaroon ng tensyon. At pagkatapos ng tensyon sa Temple Mount, sinabayan ng pag-ulan ng missile galing sa mga Palestinians sa Hamas. Umulan ng rocket ng missile fired sa Jerusalem. Kaya disturbed po ang mga Israelita. They have no peace in Jerusalem. Amen. Kaya ang sabi pa ng Panginoon kay David, this is my promise to you. Ang sabi niya, evil nations won't oppress them as they have done in the past. Hindi na raw sila i-oppress. Eh, ino-oppress nga po sila eh. Tingnan nyo ngayon sa United Nations, maraming anti-Semitic leaders of the world. Hindi po sila, at China lang is one example. Until now, they do not recognize, they don't believe, amen, that the Jew is the rightful owner of the land in Jerusalem. Amen. Amen. Marami pong kumukontra. Andiyan ang Iran, lalo na yung Iran. Amen. Amen. They are very vocal. Amen. That they resist. Amen. That the Jewish race is the rightful owner of the land of Jerusalem. Amen. Kaya hindi pa po nangyayari ito. Evil nations won't oppress them as they have done in the past. Amen. So, kaya nga po, if you go on, amen, hanggang sa verse 13, ang sabi pa doon sa bandang huli, ha? Ang sabi pa dito, basahin na natin ang tuloy-tuloy. Starting from the time I appointed judges to rule my people Israel, I will give you rest from all your enemies. Again, that's another point. Di pa sila nagkakaroon ng rest. Furthermore, the Lord declares that He will make a house for you, a dynasty of kings. Maraming hari. Amen. For when you die and buried your ancestor, I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong. Who is that? Sino yung nasa verse 12 na tinutukoy at ipinapangako ng Diyos kay David na sinasabing pag namatay daw si David, magre-raise up siya ng isa na mula sa iyong lipi, galing sa iyong lahi, at siya ang magkakaroon ng kaharian na makapangyarihan. Si Jesus po yan, mga kapatid. Di ba sabi doon sa Luke 1, balikan niyo yun ha, yung sabi sa Luke 1:32, ang sabi ng Lord, the Lord God will give him, referring to Jesus, the throne of his ancestor David. Glory to God. Hallelujah. So, kaya nga po, kung hindi mangyayari ang Millennial Kingdom, hindi po magaganap itong verse 12. Sumablay ang Diyos. Amen. At ang sabi, pag dumating si Jesus, He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure His royal throne forever. Glory to God. Kaya kung hindi po mangyayari, mga kapatid, ang tinatawag na Millennial Kingdom,
hindi po magaganap itong mga pangakong ito na ibinigay ng Diyos sa Jewish race. Amen. Kaya ang katuparan ng mga covenant na ito ay magaganap po sa millennial kingdom. Dahil ang Diyos, according to Psalms 89:34, at sabi po ng Bible, kanina binasa na natin yan, na ang ating Panginoon ay hindi po sinungaling. Hindi po siya sumisira ng tinatawag na kanyang pangako. My covenant will I not break, says the Lord, nor alter the things that are gone out of my mouth. Ganyan po ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Yan po ang ating Diyos. Amen, mga kababayan, mga kapatid, mga ka-rapture, mga ka-generations of believer. Yan po ang klase ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya mangyayari po at magaganap ang millennial kingdom. Manalangin po tayo. O Diyos, sa mga makapangyarihan, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga katuruan at kapahayagan na pinahintulutan mong aming maunawa. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal at pagluwalhati. Salamat, Panginoon, at pinauunawa mo sa amin ang iyong mga balak at plano. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka namin. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name, Amen. So purihin po ang Panginoon, salamat po sa Diyos sa gabing ito ng Martes, salamat sa mga kapahayagan niya, ano po. At muli, dumating na naman po tayo sa dulong bahagi ng atin pong gawain. Ano po? At kung kayo may prayer request, ha, patuloy ko po kayong ini-encourage, pwede niyo po kaming i-text sa 0922-820-9866 at kami po ay nagagalak at it's an honor for us to pray for you. Amen. Mga kapatid, muli kami po ay humahamon sa mga kapatid. Again, kanina ang ganda ng testimony ng isang kapatid po na binasa natin, ano, doon po sa kanyang experience nung siya po ay nagsimulang maging partner po ng ministry. Amen. At marami pong ginawa at binago po ang Diyos sa kanyang buhay. At nagipong posible yan. Una, dahil sa grasya ng Panginoon. Pangalawa, dahil sa mga partners na tumutulong sa atin. Sabi nga, kami po ay inatasan ng Diyos na mangaral, ako ay mangaral, at magbahagi, maiparating ito sa mga tao. At sa darating nga pong first Saturday ng June, may malaking misyon ng Strong Foundation sa Quezon. At malaki po ang kailangang budget at naniniwala po tayo sa Diyos na sa pagdating po natin doon ay maging tayong blessing sa body of Christ. Amen. So para magawa po natin yan, kailangan natin ng mga partners. Amen. Kayo po yun. Kayo na mga nag-aambagan, tumutulong para po madala ang misyon na pinagagawa ng Diyos sa kapatid ninyong ito. At nasa inyo pong mga screens ngayon, amen, ang mga pamamaraan on how you can be a partners. How can you donate? How can you send, amen, your support financially to the ministry? Amen. At ako po'y naniniwala, hindi po ang Diyos sumisira sa kanyang pangako. Amen. Sabi nga, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi ng Matthew 6:33, all these things shall be added unto you. Kaya pag kayo po ay naging masunurin sa salita ng Lord, amen, ang Diyos po'y hindi sumisira sa kanyang pangako. The Lord will always provide. Amen. Hindi po niya tayo pababayaan. Tayo po'y kanyang laging pagpapalain at tutulungan. Kaya nakikita niyo po ngayon sa ating screen, amen, kung how can you be a part, amen, of preaching the gospel through Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Ano po? So, nandyan po sa ating screen yan. Kaya ako po ay nagtitiwala sa Lord na ang pangarap at pangitain ng gawain ay nilalagay ng Diyos sa inyong puso ngayon. Amen. So again, thank you very much po, ha. God bless you sa lahat po na nagpasya at nag-decide to support the ministry. May the Lord God continually bless you. Palain po tayo ng Lord. At again, I hope to see you again tomorrow night sa ating pong continuation Wednesday. Ang bilis ng araw. Ano po? Pagpapatuloy natin po itong napaka-interesting at exciting topic, the Millennial Kingdom. See you again tomorrow night. My name is Brother Dexter Durante po. Kayo po ay muling nanood, nakinig sa programa at palatuntun ng Strong Foundation, ha? Radio and Internet Teaching Ministry. Amen. I'm reminding you, Jesus is coming very soon and a true believer will always walk by faith, not by sight. And never forget that Jesus is Lord. God bless us all. Good night, good evening, at magandang araw po sa mga nasa ibang bansa. Kita-kita po ulit tayo bukas sa Wednesday night dito sa Pilipinas, sa ibang bansa umaga. God bless you po.
Proverbs 11 verse 25 to 26 says, "The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. The people will curse him who withholds grain, but blessing will be on the head of him who sells it." We are blessed to be a blessing. Yan ang isa sa mga hashtag and principle that we live by in this ministry. Kaya naman, we always look for ways on how we can help others expand our ministry and give better materials. This year, we're desiring and praying to start and grow new projects. First, give support to pastors. Being a pastor is not easy. That's why we want to raise $2,500 to pledge for 10 pastors monthly as financial aid. Next, more USB for partners. It has been a long project for our ministry to send out USBs containing end-time preachings, and we want to expand it and make sure that we get to send out more in the upcoming years. We know that all these are possible with God, and that He uses people to help His ministry here on earth. So, we encourage you to partner with His ministry today.